Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka nang sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupting lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga simulang gawain mo'y magaganap. Tugon, poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan.
at nagpakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo, ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangiisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.